Hello everyone, ayan, welcome back sa ating channel. At ito nga po, Kai Soto, nagbabalik po sa Japan D-League, mga idol. At dahil nga po lumipat na siya ng team, ay inilabas na po ng Alpas ang kanilang final roster. At dito po ay makikita natin ang kanyang mga kakampi. Meron po siyang apat na US citizen na kakampi na tingin ko ay maaasahan na ka-teammate ni Kyle Soto, no? Maaasahan niya sa ilalim, sa labas, sa perimeter at saka sa 3 points. So ito po, kilalanin po natin ang apat na US citizen na makakasama ni Kyle Soto dito sa Alpas. At ito nga mga idol, unahin natin si Isaac Batts. Ito po, Batts po yung kanyang apelyido. Number 5, so ang height po niya ay 6'10", position, center. At yan po, NBA draft eligible 2012, undrafted po yan. So, tingnan po natin yung kanyang stats. Ayan, ito po yung kanyang stats sa loob ng 66 game, 25.9 minutes. I mean, 66 game siya dito, 25.9 minutes. Meron siyang 10.5, mababa. Sa 2 points naman ay 72.1, sa 3 points naman ay meron siyang 66.7, sa free throw ay meron po siyang 50.6. Next po natin, ito naman si LJ Peak. Ito pong si LJ Peak, medyo matindi rin ito. 6'5 po ang height nito, swing man yung kanyang position. At NBA draft eligible din po ito noong 2018, pero undrafted po siya. So matindi rin po ang nilalaro nitong mamang ito kung atin pong makikita. Sa loob po ng 26.9 minutes ay meron siyang 17.8 points. Sa 2 points po ay 58, sa 3 points ay 31.3, at sa free throw ay 73. Maasahan talaga itong mama na ito. So dito siya naglalaro sa Kushigaya, no? Alpas. At ang next naman natin mga idol, ito pong si Justin Harper. Si Justin Harper ay 6'10 po ang height, forward ang kanyang position. Draft po siya 2011 ng Cleveland Cavaliers. So matindi rin itong mama na ito. So draft siya ng Cavaliers. At ito nga, nakapaglaro siya sa Cavaliers, no? At tingnan natin ang kanyang statistic mga idol. So ito ang kanyang statistic summary. Sa loob ng 27 minutes ay meron siyang 18 points. Sa 2 points, meron siyang 56.9. Sa 3 points ay 38.5. At sa free throw naman ay 81.6%. Wow! Mataas, no? Matindi. Talagang makakatulong ito ni Kai Soto. At siguradong matutulungan din siya ni Kai Soto. Next naman natin mga idol, ito naman si Gary Hamilton. Si Gary Hamilton po ay 6'10". Power forward and center ang kanyang nilalaro. Draft siya ng 2006 Fort Worth Flyers. Yan po, USA po yan, yung taong yan. So tingnan natin ang kanyang statistic mga idol. So ito, sa loob ng 15.8 minutes, meron siyang 1.4. Sa 2 points ay meron siyang 50.0%. Sa 3 points ay wala pong masyado. At sa free throw naman ay 42.1. So medyo maasahan to ni Kai Soto sa box out. Box out at rebounds. So yun, yun ang pag-asa natin dito sa mamang ito. At ito na nga ang pinakahuli natin, Kai Soto. Ito na po, 7'3". Alam na alam natin yan. Center ang kanyang position. At eligible po siya ngayong 2024 draft. Yan, no? So dito makikita natin ang kanyang stats. Ang kanyang stats po ay napakaganda. Sa loob ng 22.5 minutes ay nagtala po siya ng 15.5 points. At sa 2 points po ay meron siyang 50%. Sa 3 point ay wala. Ito po ay laro nung ito po yung nakaraang laro niya nung FIBA Asia, no? Sa free throw ay meron siyang 86.7%. So napakataas po ng average ni Kai Soto dito sa nung maglaro siya sa FIBA Asia Cup, no? Ngayon ay punta naman po tayo dito sa inilaro niya sa Japan D-League nung nakaraan lamang, no? So sa loob ng 20.9 minutes ay nagtala siya ng 12.8 points. At sa 2 points na nilalaro niya ay 58.6, dyan po sa perimeter yan. At dito naman po sa 3 points ay meron siyang 30.0%.
At sa free throw ay meron siyang 71.2%. So napakaganda ng nilalaro at sa tingin ko ay magandang tandem itong mga makakakampi niya na mga US citizen dito. At meron pang kung nakita ninyo, meron pang isang drafted from Cavaliers. So yan po. At yan po muna ang ating update. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. God bless everyone. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na. God bless everyone.